Open your Bible in Psalm 119. Psalm 119. Every Wednesday night, pinag-aaralan po natin ang Psalm 119 na nakapokus tayo kung paano yung psalmist ay nanalangin in relation sa salita ng Panginoon. And last time, we were able to discuss yung two stanza ng Psalm 119, yung Aleph and Bet. And tonight, pag-aaralan po natin yung third and fourth stanza, Gimel and Dalet. Babasahin ko po yung Psalm 119 verse 7 and then we're going to pray. Psalm 119 verse 17, the Bible says, Gimel, deal bountifully with thy servant that I may live and keep thy word. Shall we pray? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon muli sa pagkakataon ito na kami Panginoon ay nasa church, nandito po kami Panginoon upang mag-aral ng inyong salita. We're praying, Ama, na tulungin niyo kami sa gabi nito na magkaroon kami ng bukas na puso mula para po sa inyong pong salita. I pray, Panginoon, ipakita niyo, Ama, ang kalooban po ninyo through your word. And I pray na tulungan niyo kami at turuan niyo kami manalangin according sa kalooban po ninyo. Sa ngalan, Panginoon, ng aming Panginoong Kristo, Amen. So, now, tonight, pag-aaralan po natin yung third and fourth stanza ng Psalm 119 na katulad pa rin po ng before, nakapokus tayo paano yung psalmist ay nanalangin in relation sa salita ng Panginoon. In fact, ito pong third and fourth stanza ng Psalm 119, naglalaman po ito ng 10 panalangin ng psalmist. Doon po sa study notes ninyo, makikita nyo po sa likod, nakalist po doon yung 10 prayers of the psalmist. Makikita natin yan. Now, in Psalm 119 verse 17, sabi po dito ng psalmist, Gimel, deal bountifully with thy servant that I may live and keep thy word. So, unang panalangin na mapapansin po ninyo in the third stanza ng Psalm 119 is, deal bountifully with thy servant. Panginoon, you deal bountifully with thy servant. Makikita nyo dito yung humility of the psalmist. Paano niya in-acknowledge na siya ay servant ng Panginoon. Now, according sa context, ano ba yung deal bountifully dito na tinutukoy ng psalmist? Ito ba yung deal bountifully na Panginoon? Deal bountifully sa mga material na bagay? Deal bountifully sa mga external at physical na bagay? According sa context, yung deal bountifully po dito ay nagpapatungkol sa salita ng Panginoon. Panginoon, kausapin mo ako o mangusap ka sa akin ng mayaman according sa salita ng Panginoon. And in fact, yung verse 17 to 20, ito po'y nagpapakita ng earnest desire ng psalmist sa salita ng Panginoon. Makikita nyo po dun sa 17 to 20 kung ano yung desire, earnest. Hindi lang siya desire, kundi earnest, eager desire ng psalmist sa salita ng Panginoon. At unang panalangin dito ng psalmist, Panginoon, deal bountifully with thy servant that I may live and keep thy word. Sabi dito ng psalmist, Panginoon, answer my prayer so that I would remain alive. Yung that I may live, it means to remain alive. And not only that, and also to keep thy word. Ibig sabihin ng word na keep there is to guard, to observe, or to attend. So unang panalangin dito ng psalmist, in reflection ng kanyang earnest desire sa word of God, Panginoon, deal bountifully to thy servant, una, so that I remain alive, and also that I may guard, attend, or keep your word. Now, in verse number 18, this is the second prayer na makikita nyo sa third stanza. Pangalawang panalangin is, open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law. Hindi lamang ang psalmist na nalangin na, Panginoon, you deal bountifully through your word. Pangalawa, Panginoon, buksan mo yung aking mga mata. Now, ang tanong, tayo bang mga Kristiyano, kahit tayo ligtas na, meron pa rin ba tayong meron ba tayong inability na makita ang mga kamangha-mang bagay sa salita ng Panginoon? Now, may mga times sa ating Christian life na yes, I don't know kung naranasan nyo na, pero naranasan nyo na ba mga Kristiyano na whenever may times na pag binuksan nyo yung salita ng Panginoon, it seems na parang you're just reading a newspaper.
na parang walang pangungusap ang Panginoon sa iyo, sa inyo? There are many reasons kung bakit minsan ganun tayo. May mga times na tayo namumuhay ng parang hindi Kristiyano, na parang carnal tayo, hindi tayo spiritual. And pagka ganun yung ating sitwasyon, we don't understand and we don't comprehend ang salita ng Panginoon. May times na you attend the church, pero yung salita ng Panginoon ay blessing sa ibang Kristiyano, pero sa'yo parang it's just a normal Sunday. So, dito sabi ng psalmist, Panginoon, open down my eyes. Bakit? Bakit pinanalangin ito ng psalmist? Ang reason niya, upang makita niya yung word na behold in verse 18, it means to look intently. Na merong focus na makita ng psalmist yung kamangha-manghang mga bagay mula sa salita ng Panginoon. Wondrous things out of thy law. Now, ang tanong, Kristiyano, kailan yung last time na nakita mo out of the Word of God ang mga kamangha-manghang bagay ng Panginoon? Kailan yung last time na nagbasa ka ng Bible, nag-aral ka ng Bible at nakita mo yung kamangha-manghang bagay? Kamangha-manghang bagay. Pero dito yung psalmist, alam niya, ina-acknowledge niya na kailangan ng pagbukas ng mata ko upang makita ko yung kamangha-manghang bagay. Kaya nga, in application, whenever we read the Bible, whenever we go to church, laging ipanalangin natin, Panginoon, buksan mo yung aking mga mata upang makita ko ang kamangha-manghang bagay. Yung word na behold in verse 18, hindi lang siya yung makita, parang oh, kita ko kayo ngayon. It is to look intently. Parang naghahanap ka ng, pagkahalimbawa, pinahanap ka ng nanay mo na, o hanapin mo nga sa kusina yung susi. Pag sinabi mong, ay wala po, hindi mo tiningnan ng maigi. Pero yung word na look intently, it seems na parang meron kang attentiveness or focus na hanapin. At dito, nakaugat siya sa panalangin ng psalmist. It's a good prayer na i-adapt natin mga Kristiyano. Panginoon, we're going to church on Sunday, we're going to church on Wednesday, and I'm going to read your Bible. Lord, open down my eyes so that I may behold wondrous things out of thy law. That's the second prayer na makikita niyo natin dito sa third stanza, Gimel stanza. Verse 19, I am a stranger in the earth. Hide not thy commandments from me. Dito yung verse 19, sabi dito ng psalmist, because I am a stranger in the earth, and that's the reality, Christian. Kung ikaw ay ligtas na, tayo pong mga mananampalataya ay manlalakbay lamang dito sa mundong ito. At yung psalmist, in-acknowledge niya din dito na siya hindi taga dito sa mundong ito. Kaya sabi niya, because I am a stranger in the earth, Panginoon, this is my prayer. Hide not thy commandments from me. Huwag mong itago sa akin ang mga kautosan mo. Now, question, Kristiyano, pwede bang mangyari na itago ng Panginoon in some way ang salita ng Panginoon sa atin? Yes. Pagka ikaw, halimbawa, may times na, yung tulad na nabanggit ko kanina, pag binubuksan mo ang Bible in your Bible reading, in your devotion, you don't get anything. Paano nangyari yon? Una, probably you're living carnally. Probably, hindi maayos ang lakad mo. And that's the reason why the Holy Spirit cannot work in your life, illuminating you to understand the Word of God. Pero dito, sabi ng psalmist, Panginoon, I acknowledge na I'm just a stranger in the earth. For that reason, don't hide your commandment from me. So makikita niyo yung panalangin doon ng psalmist sa yung sa 17 and 18, 19, tatlo ang panalangin niya kagad dito. Deal bountifully. Open down my eyes. Hide not thy commandments. Lahat ng prayer na yon, yung tatlong prayers na yon ay nakapatungkol siya sa earnest desire ng psalmist na makita ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Makita niya out of the law, preparing sa Pentateuch, preparing sa statutes ng Panginoon, upang makita niya yung mga kautusan ng Panginoon. So what an amazing prayer na pwede nating i-adapt. So verse 20, my soul breaketh for the longing that it hath unto thy judgment at all times. Ito pala yung dahilan kung bakit nananalangin yung psalmist ng deal bountifully,
Open thou mine eye and hide not thy commandments. Bakit pala? Binanggit ni ng psalmist dito yung dahilan. Dahil, my soul breaketh or crusheth or dissolve. Yung aking kaluluwa ay naduduro. Bakit naduduro yung kaluluwa ng psalmist dito? For his longing that it had unto thy judgment the whole time. Ibig sabihin yung psalmist dito, sa tindi ng kanyang desire or longing sa salita ng Panginoon, inalitulad niya na yung kanyang kaluluwa ay naduduro. So makikita niyo dito yung expression ng psalmist na how he seriously desire na makita at matutunan ang salita ng Panginoon. Na hinalintulad niya na yung kanyang kaluluwa is parang durog, nadudurog. For the longing. Now, as a way ng illustration, may dumating na ba yung time na meron kang bagay na pinipilit na makuha? Na naalala ko dati, nung ako ay nag-aaral pa, lagi namin pinipilit na laging makapasa kami sa mga exam. At lahat ng aming pagtsatsaga, mag-aaral ka ng preparation, kung halimbawa kinabukasan yung exam, talagang nag-aaral ako, kami, sa gabi na yon para lang makapasa ka sa exam. And may mga times na minsan, pag hindi mo nakuha yung result na ginugusto mo, parang yung nagiging malungkot ka. So, the same thing dito, as a way ng illustration, yung psalmist dito, wala siyang ibang desire na higit, kundi yung salita ng Panginoon. Kaya siya nanalangin ng tatlong bagay na pinanalangin niya na, Panginoon, deal bountifully with thy servant. Panginoon, open thou mine eyes. Panginoon, hide not thy commandments because my soul breaketh or dissolve or crusheth for the intense longing or desire that I have for thy judgment. So what a prayer ng psalmist na ito. Now, question, Christian. Question. Meron ka bang gantong klaseng longing or desire sa Word of God? Meron ka bang desire na katulad ng psalmist na ito na kung paano niya yung kanyang kaluluwa ay hinalintulad sa isang kaluluwang naduduro, nawawasak sa tindi ng kanyang desire sa salita ng Panginoon? Meron ka bang gantong klaseng desire na sa salita ng Panginoon in application, meron ka bang seriousness sa pag-handle ng salita ng Panginoon? Do you give pay attention sa iyong Bible reading, sa iyong Bible study, sa church life? So that's an application na pwede nating makita. Now in verse 21 to 24, ito po'y naglalaman ng relationship ng psalmist sa wicked people na naka-surround sa kanya. Sabi nung psalmist, thou hast rebuked the proud and the cursed, the arrogant. The proud means the arrogant that are cursed, which do err from thy commandment. Sabi dito nung psalmist, Panginoon, nire-rebuke mo yung mga arrogante na iyong kinsinusumpa o higit na kinamumuhian. Na sila, ang description ng mga proud and arrogant na ito, they go astray or they do err from thy commandments. Yun ang description ng mga proud and cursed na tinutukoy dito ng psalmist. Verse 22, remove from me reproach and contempt na ginagawa at ginagawa ng mga taong proud and arrogant sa psalmist. Remove from me reproach and contempt, for I have kept thy testimony. Verse 23, princes also did sit and speak against me, but thy servant did meditate in thy statutes. Thy testimonies also are my delight and my counselor. So dito, sa pangalawang bahagi ng Gimel, the third stanza, makikita nyo dito kung paano yung mga proud, yung mga rulers ng panahon ni David ay sinasalitaan siya ng masasama. Pero dito sabi ni David, sabi ng psalmist dito, alam ko Panginoon na sinusumpa mo yung mga tao ito dahil sila'y nagkakamali sa iyong kautusan. Alam ko, Panginoon, na itong mga rulers na ito, yung mga princes, ng verse 23, ito'y nagsasalita ng masama sa akin. Pero, hindi ako magpapatinag. Kahit merong opposition from the wicked people, I will continue to keep thy testimonies.
I will continue, verse 22 yon, keep thy testimony, yung verse 23, I will continue to meditate in thy statutes. Yung word na meditate dito is to talk or utter. Ibig sabihin, ano yung laging bukang bibig ng psalmist? Yung statutes ng Panginoon, yung mga mandato, yung mga ordinances ng Panginoon, yan ang lagi niyang utterance, meditation. Verse 24, sabi dito ng psalmist, Panginoon, thy testimonies are also my delight or enjoyment and counselor. So, yung psalmist, sabi dito ng psalmist, Panginoon, ang salita mo ang aking enjoyment. Christian, ang salita ba ng Panginoon ang iyong enjoyment? Ang enjoyment po ba ay ang salita ng Panginoon? Not only that, yung psalmist dito, sabi niya, yung word of God ang kanyang counselor. Pagka meron kang kailangang desisyon na gagawin, Kristiyano, sino ang nagpapayo sa'yo? Sabi ng psalmist, okay, kahit merong wicked people around me, the word of God is my counselor. Siya yung magbibigay ng advice. Now, in the fourth stanza ng Psalm 119, Dalit, my soul cleaveth unto the dust, quicken thou me according to thy word. Sabi dito ng psalmist, yung kanyang kaluluwa ay nakakapit na or it stick or cling to the ground. Nagpapakita ito ng kanyang struggle in life. Yung dito sa stanza 4, fourth stanza, Dalit, makikita nyo dito kung paano yung sorrow ng psalmist na meron siya. Na in reality, kahit tayong mga mananampalataya na, meron tayong pagsubok, meron tayong suliranin, meron din tayong sorrow. Sa pang-araw-araw, pwede natin ihalintulad ng ating buhay dito sa mundo ito ay katulad ng psalmist na yung ating kaluluwa ay nangungunyapit na sa alikabok or sa lupa. Yung expression na my soul cleaveth unto the dust, it reflects kung paano yung sorrow and affliction and suffering na nararanasan ng psalmist. Kaya ang prayer dito ng psalmist, sa tindi ng kanyang problema sa kanyang buhay, or in reflection ng hardship ng buhay, ang panalangin dito ng psalmist, quicken thou me according to thy word. Meaning, revive me, Panginoon. Panginoon, meron akong mga problema, meron akong mga suliranin, na parang yung aking kaluluwa ay nasa alikabok na. That's how I describe my situation right now. Para kung yung aking kaluluwa ay nasa alikabok na. That's how I describe my situation. Pero Panginoon, this is my prayer, revive me or quicken me according to thy word. Alam niyo po ba na ang salita ng Panginoon na ito ay nagbibigay buhay sa atin sa gitna ng pagsubok at problema at anumang suliranin natin? Ang salita ng Panginoon ay merong kapangyarihang i-revive tayo. And that's the prayer of psalmist here na makikita niyo in verse 25. In verse 26, I have declared, meaning word na declare is count, enumerate my ways. And thou heardest me, teach me thy statutes. Ang sabi dito ng psalmist, Panginoon, binabanggit ko sa inyo, in-enumerate ko o dinideklara ko sa inyo yung aking mga ways. Yung ways doon is yung course of life, yung manner of life. Ang sabi dito ng psalmist, Panginoon, alam mo yung aking pamumuhay. Binabanggit ko sa inyo yung aking way, may aking mga pamamaraan at pinapakinggan mo ako. For that reason, Panginoon, this is my prayer, teach me thy statutes. So, dun sa Dalit, sa verse 26, another prayer request ang makikita natin dun. Panginoon, turuan mo ako ng iyong salita. Verse 27, another prayer request na mapapansin nyo sa Dalit. Verse 27, make me to understand the way of thy precept. The word precept means mandates. Bakit ganun ang panalangin ng psalmist? Panginoon, bigyan mo ako ng kaunawaan, tulungan mo akong maunawaan ang iyong salita, so shall I talk of thy wondrous works. And this is applicable sa ating mga nagtuturo. Halimbawa, kung ikaw ay may ministry ng pagtuturo, this is a good prayer. Panginoon, make me to understand your word so that I may talk of thy wondrous works. So, dali ang panalangin din ng psalmist dito. Makikita nyo din dito yung as reflection ng distress ng psalmist in verse 28, hindi lamang
his soul cleaveth unto the dust. But verse 28 says also, my soul melted for heaviness. Strengthen thou me according to thy words. So itong Psalm 119 verse 25 to 28, ito yung nagpapakita yung distress ng psalmist. Now, Christian, alam ko na lahat tayo, kahit tayo Christian na, may mga pagsubok sa buhay. May mga sularin din tayo na parang yung ating kaluluwa ay nasa lupa na, parang yung ating kaluluwa ay natutunaw sa kabigatan. Pero sa gitna ng sitwasyon ng natin, pwede nating mapanalangin yung katulad ng ipinanalangin ng psalmist. Una, quicken me according to thy word. And in verse 28, strengthen thou me according unto thy word. Kung mapapansin ninyo po yung prayer ng verse 25 at verse 28, ano po yung similarity ng prayer nila? Dun sa verse 25 and 28, pareho yung panalangin nila ay according to thy word. Panginoon, now in application, paano natin ito may apply? Yes, lahat tayo nakakaranas ng distress at ng suffering in our life. Pero pwede tayo manalangin sa Panginoon, Panginoon, revive me or strengthen me. The word strengthen means to arise, to rise. Parang natumba ka at Panginoon, bangunin mo ako. Paano, in what way tayo pwedeng manalangin nun? Panginoon, bangunin mo ako, buhayin mo ako, i-revive mo ako, strengthen mo ako, ayon sa iyong salita. Ayon sa iyong salita. So what an amazing prayer na kung meron tayong distress, suffering, and affliction, this is wonderful prayer na pwede natin ipinalangin. At yung huling bahagi po ng Dalet, ito po yung nagpapakita ng lakad ng psalmist kasama ang salita ng Panginoon. In verse 29, another prayer ng psalmist. Amazing na itong Dalet, it is equipped or consists of a lot of prayers. Verse 29, remove from me the way of lying. Ibig sabihin yung way of lying, kasama po dito yung deceitfulness, yung hypocrisy. Sabi ng psalmist, Panginoon, remove from me the way of lying, but grant me thy law graciously. Yung panalangin ng psalmist dito, Panginoon, tanggalin mo sa akin yung mga pamamaraan na nagsisinungaling. At alam niyo po bang mga Kristiyano, we are expert in lying. Na kahit tayo ligtas na, may mga pagkakataon na nagpagsisinungaling tayo. We can admit that. Pero ang prayer dito ng psalmist, Panginoon, remove from me the way of lying and grant me thy law graciously. Yung panalangin na grant me thy law graciously, it says na, Panginoon, palitan mo yung way of lying ng knowledge ng Word of God. So what an amazing prayer. Verse 30, ito yung nagpapakita ng lakad ng psalmist sa salita ng Panginoon. I have chosen the way of truth. Mas pinili ko. Kanina meron akong way of lying, Panginoon, pero I have chosen not the way of lying, but the way of truth. Thy judgment have I laid before me or set them before my mind. Verse 21, I have stuck, or meaning I cling unto thy testimonies. O Lord, this is another prayer, put me not to shame. Meaning, Panginoon, nakakapit ako sa iyong salita. Panginoon, nakakapit ako sa mga pangako mo. Panginoon, tinitindigan ko yung pangako mo. This is my prayer, Panginoon, put me not to shame. Meaning, don't get me disappointed. Don't get me confounded. Naalala ko, may mga times sa aking Christian life na tinitindigan ko yung salita ng Panginoon na parang pag tinindigan mo yung pangako ng Panginoon, and of course, yung sitwasyon mo sa buhay, hindi siya magiging mainam palagi. Kasi halimbawa, tinindigan mo na, Panginoon, I believe na Matthew 6:33 ay pangako mo, kaya uunahin kita. Pero may mga pagkakataon na pag inuna mo ang Panginoon, mararanasan mo yung opposition, maaaring sa workplace, sa mga kaibigan mo. So, ang panalangin dito ng psalmist, Panginoon, I stuck or I cling myself. I have stuck unto thy testimony. Tinitindigan ko ang iyong pangako. Panginoon, my prayer is, put me not to shame. O Lord, put me not to shame. Ang ibig sabihin nun, Panginoon, tinitindigan ko ang iyong salita. Nag-decision ako na base sa iyong salita.
alam ko na yung mga tao sa paligid ko, hindi nila ako maiintindihan. Ito yung mangyayari sa akin, pero magtitiwala pa rin ako sa iyong salita. Ang paranalangin ng psalmist, O Lord, put me not to shame as I stop myself unto thy testimony. What a good prayer. And lastly, verse 32, I will run the way of thy commandments. Yung word na I will run, ito yung hindi lamang siya lumalakad kasama ang salita ng Panginoon, kundi siya ay tumatakbo. Pagpapakita ng kanyang lakad sa salita ng Panginoon, and ang huling bahagi ng verse 32, when thou shalt enlarge my heart. The word heart there means, it's also, may idea siya ng bahagi yung understanding, yung inner man, yung mind. So, dito makikita natin yung walk ng psalmist sa salita ng Panginoon. At dito, makikita nyo dun sa, tulad ng nabanggit ko kanina, sa second page ng study notes ninyo, how amazing. Na sa third and fourth stanza ng Psalm 119, meron ditong 10 klase ng panalangin. 10 klase ng panalangin. Sa verse 17, panalangin ng psalmist, deal bountifully with thy servant. Verse 18, open down my eyes. Verse 19, hide not thy commandments from me. Verse 22, remove from me reproach and contempt. Verse 25, quicken thou me according to thy word. Verse 26, teach me thy statutes. Verse 27, make me to understand the way of thy precept. So shall I talk of thy wondrous work. Verse 28, strengthen thou me according unto thy word. Verse 29, remove from me the way of lying and grant me thy law graciously. And verse 31, put me not to shame. These are 10 prayers na makikita natin sa Psalm 119, third and fourth stanza. Now, ang question, Christian, sa way ng challenge ng message, do you pray like this? Tayo ba, mga mananampalataya, ay nananalangin katulad ng panalangin ng psalmist? What an amazing prayer ang meron ng psalmist. What an amazing na, at alam nyo, mga Kristiyano, if you pray like this, sabi ng 1 John chapter 5, if you pray according sa salita ng Panginoon, according sa kalooban niya, now ang tanong, Brother RJ, paano natin malalaman na yung aking panalangin, yung panalangin mo, ay ayon sa kalooban ng Panginoon? Halimbawa, kung ako'y manalangin right now ng Panginoon, bigyan mo ako ng sports car na red. Maybe like this. Panginoon, bigyan mo ako ng isang yate. Is it a bad prayer? Oh no, you cannot say na bad prayer yan. Hindi siya masamang panalangin. Pero ang tanong, yan ba ay ayon sa kalooban ng Panginoon? We don't know. Because hindi yan ayon sa salita ng Panginoon. Kung halimbawa manalangin ako, Panginoon, bigyan mo ako ng bagong cellphone. We're not sure kung yan ay ayon sa kalooban ng Panginoon. So, ang point ko dito is, may mga prayer request tayo na we are not sure if it is according sa kalooban ng Panginoon. Pero I tell you, itong 10 ito, na panalangin ng psalmist, these are according sa kalooban ng Panginoon. This is how the psalmist prayed sa Panginoon and the Lord inspired these words. At ito ang mga panalangin na sabi ng 1 John chapter 5, kung tayo mananalangin ayon sa kalooban ng Panginoon, pinapakinggan tayo ng Panginoon. Meron bang, now, itong klase ng mga panalangin ang 100% sure na sasagutin ng Panginoon. Without doubt. May mga panalangin tayo na we're not sure kung sasagutin to ng Panginoon or igagrant to ng Panginoon. Pero I tell you, these prayers na ayon sa salita ng Panginoon, ito yung mga klase ng panalangin that God would answer 100%. Just think about na Panginoon, deal bountifully, Panginoon, make me to understand thy precept. Sa tingin nyo, hindi kaya sasagutin ng Panginoon nyo? I doubt. Because it's proven sa aking Christian life, yung mga gantong panalangin ang palaging sinasagot ng Panginoon. Kung kayo mananalangin ng yate or sports car or bagong cellphone, yes, hindi siya masamang panalangin, pero I'm not sure.
Oh, ito'y sasagutin ng Panginoon. Probably, manalangin ako, Panginoon, bigyan mo ako ng good health, bigyan mo ako ng protection, bigyan mo ako ng masaganang buhay. That's not a bad prayer, that's not wrong prayer, pero I'm not sure kung yun ay kalooban ng Panginoon or sasagutin ng Panginoon. Pero itong mga bagay na to, I tell you, these are the things na sasagutin ng Panginoon. What an amazing way na mananalangin ka sa makapangyarihang Diyos na alam mong sasagutin niya ang panalangin niya. It's just like this, parang taking the word of God to God. Panginoon, sinabi mo na humingi ako ng kaunawaan sa iyo. That's why I'm asking understanding from you. It's like, yung mga gantong klaseng panalangin, it's like parang ganito. Kukuhanin mo yung salita ng Panginoon at ibabalik mo to sa Kanya. Taking the word of God to Himself. And that's what this prayer are. So, this is a challenge. What an amazing prayer na maging ganito yung ating panalangin. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa aming pong pag-aaral ng Psalm 119. For praying, Ama, na we grow as a believers sa panalangin, Ama. Tulungin niyo kami makita ang importansya ng panalangin in our life. In Jesus' name we pray. Amen.